Ginagarantiyan namin na ang mga kaalamang binibigay namin ay lahat nasa Biblia. Kung babanggit man kami ng impormasyon na labas sa Biblia, yun ay para suportahan ang sinasabi ng Biblia. Yan, klarado po tayo. Ngayon, puntahan na natin ang Genesis para makita natin ang analogy ng kwento kanina. Paghahambingin natin ang chapter 1 and chapter 2 para patunayan na iba ang tao na tinutukoy sa chapter 1, iba yung nasa chapter 2. Hindi po sina Adam and Eve ang nasa chapter 1. Tingnan natin ang kapaligiran o environment. Genesis chapter 1 verse 29. Then Elohim said, I give you every seed-bearing plant on the face of the earth and every tree that has fruit with seed in it. Luntian ba ang paligid na inabutan ng first couple? Yes. Ibig sabihin, hindi maladesyerto ang panahon. Meron na bang mga punong kahoy na namumunga para may makain? Meron. Whole face of the earth pa nga. Ang sabi, I give you fruit-bearing trees. Buhay na buhay ba ang mga kahoy at halaman? Siguro po naman hindi magbibigay ang Panginoon ng patay na kahoy at natutuyong mga halaman. Sa makatuwid, pagdilat ng mata ng first couple at gusto nilang kumain. Magandang araw po sa bawat isa. Kaunting kalaman sa kasulatan. Marahil narinig niyo na po ang tinig ni OHC. At bilang tugon doon sa mga sinasabi niya, doon sa una, ikalawa at ikatlo. Ano po yung una? Ginagarantiyan namin na ang mga kaalaman na binibigay namin ay lahat nasa Biblia. Number one po yan. Ikalawa, iba yung tao na nasa chapter 1, iba yung tao na nasa chapter 2. Hindi sina Adam and Eve yung nasa chapter 1. At ikatlo, yung first couple. Dito ho, iinog yung issue na dapat napatunayan ni OHC at nung kanyang mga miyembro. Kasi kung hindi niyo kayang patunayan itong bagay na ito, yung sinasabi niyo na ginagarantiyan namin na ang mga kaalaman na ibinibigay namin ay lahat nasa Biblia, lalabas ho yan. Katang-isip lamang yan. At tatandaan natin na merong sinasabi si Abayahawa hinggil po dyan sa salitang katang-isip. Ano ho? Yan. Para lang maintindihan po natin doon sa lahat ng mga nagtataguyod kay OHC. Ano ho? Yan. Ikalawa, yung sinasabi niyong iba yung tao na nasa chapter 1, iba yung tao na nasa chapter 2. Ano ho ang inyong maibibigay na sulido na sitas? Kasi ho, pag sinabi niyong iba yung tao na nasa chapter 1, iba yung tao na nasa chapter 2, magbigay ho kayo ng sulido o na sitas na sinasabi na iba. Yung nasa chapter 1, iba. Yung nasa chapter 2. Ano ho ang ibibigay niyong talata? Ano? Ikatlo, yung first couple, matagal ko na itong hinahanap sa inyo. Asan? Doon sa Genesis 1. Nasaan po doon ang word na first couple? Kasi pag hindi nyo ho nailabas lahat ng inyong sinasabi, lahat po ng iyan ay katang-isip lamang. Ano? Ayan. Base po dyan sa Jeremias 14:14. Subalit ganito ang sagot ni Yahweh, pawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga propetang yan. Hindi ko sila sinugo, inutusan o kinausap man. Ang mga pangitain kanilang sinasabi sa inyo ay hindi galing sa akin, kundi pawang kathang isip lamang. Liwanag ho yan, nakaletra ho yan. O ikalawa, Jeremias 23:16. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Huwag ninyong papakinggan ng mga propeta na nagpapahayag sa inyo, pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi nila.
ang mga pangitain kanilang sinasabi ay kathang isip lamang nila at hindi nagmula sa akin. Oh, maliwanag ho yan. Nakaletra ho yan. Ano pa po? Sa pangalawang Pedro 2:3, sa kanilang kasakiman, lililangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Maliwanag ho yung mga sitas. Ano? Ayan. Ngayon. So, yung burden of proof ay kailangan ilabas ninyo. Eh, maliwanag naman yung sinasabi ni OHC. Ginagarantiyan namin na ang mga kaalaman na ibinibigay namin ay lahat nasa Biblia. Diba? Lahat ay nasa Biblia. Kung kaseyo, kung hindi nyo mailalabas yung iba yung tao na nasa chapter 1, iba yung tao na nasa chapter 2, hindi sina Adam and Eve yung nasa chapter 1, ano ang katunayan po ninyo? Kung hindi ninyo kayang patunayan yan, matandaan po ninyo na yung iniaral ninyo na kathang isip o lamang matagal nang nakahanda ang hatol sa inyo at yung pupuksa, walang iba kundi si Aba Yahawa, kailanman ay hindi natutulog. Kaunting kalaman sa kasulatan, magandang araw po sa bawat isa.